Have a blessed day, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today's video ay i-present natin ngayon ang ating Mayana or Coleus. At tuturo ko kung paano maging gusi o paano siya iniriripat. Ito ay magkwa 1 month lang, 3 weeks. Pero ang ganda niya. Pakikita ko kung paano ginagawa ko sa inyo. Ang soil mix na ginagamit ko dito ay long soil, rice hull, at vermicast. Yung aking vermicast ay 1 lang, 10%. Ang aking rice hull ay 40% and 50% ang aking long soil. Ang long soil kasi may mga halo na yun. Kaya, yun lang ang iyaan natin. Ngayon, ang ating i-feature kung paano natin tatanim. Itong Mayana, matakaw sa tubig. Umaga, hapon, dinidiligan siya. Yun ang pag-care dito. At hindi ayaw din niya ng direct na direct sa sun. Pero gusto niya ang araw. Yung hindi siya masyadong masunog kasi nasusunog to, lalo yung malalambot na dahon. Ito ay ano, frag Mayana ito eh, Coleus yung kanyang pangalan, kaya yon ang ano natin ngayon kung paano natin magiging gusi. Kasi maliit pa lang yan, aanuhan natin yan, kukurut-kurutin natin yung pinakamaliit sa dulo, kukurutin natin yan, tatanggalin natin yan, tatanggalin yan mga maliit na yun para pagtubo niyan magiging last na katulad nito. Eto, kinurut-kurut ko na to, kaya tignan nyo, naging mas may maliliit na ang tumutubo. Kinukurut-kurut ko. Kung baga sa kwanta, talbusan ninyo, talbos. Pero kukurutin or gugupitin. Ganyan. Gugupitin ng ganito. Yung ibabaw. Para yaan, pagtubo niyan, maraming dahon. Hindi lang dalawa, apat pa yan. Yan ang gagawin natin para tumami at gumanda ang ating Mayana. Yan, nakita nyo yan at paggawa natin ito. Ito, mahilig lang sa tubig. Yun ang problema, matakaw sa tubig. Gusto niya, didiligan mo ng umaga, didiligan mo ng hapon para siya ay talagang mabuhay at maganda. Ngayon, pag hindi mo nadiligan, nagiging malungkot siya. Malungkot ang dahon. Kumbaga sa kwan, yung lungkot ng dahon niya ay yuyok-yok siya. Yuyok-yok. Ganyan. Kaya, yun ang mahirap lang dito. Kailangan mo talaga lagi mo siyang paiinumin ng tubig. Nakita nyo, gaganda. Ito, nakurot ko na rin tunong nakaraan. Kaya, may patubo na siya ng mga maliliit. Kaya, maingay ang sasakyan. Nandito tayo sa may harapan kasi. Kaya, maingay. Sorry. At ito, ayan, katulad niyan. O, may tumubo na ng iba sa kanyang iba. Nakita nyo, ang daming tubo sa mga maraming tubo. Dami na. Ando doon. Kinurut-kurut ko na yan. Kaya gano'n ang ano niyan, para siya maging busi. Katulad dito, marami na akong kinurot dito. Yan, gagalunin nyo lang yung gitna. Tatanggalin lang yung gitnang ganyan. Tatanggalin itong mga gitnang ganito. Tatanggalin yan, oh, para pagtubo niyan, maganda. Maganda resulta niyan. Ayan, katulad itong mga ito. Pagka tumubo yan, maganda na yan. Yan. Diba? Makikita nyo, maganda lahat yan. Ito. So, nakita nyo ba ito? Nasa taas. At ito, yung maliliit na ito.
Ayan, natanggalan ko na yung iba nito eh. Kaya hindi na masyadong ano. Ito pa, isa. Natanggalan na yan. Kaya ito, para maging maganda. At ito, 3 months lang, magiging napakatangkad, leggy, magmamature. Ang gagawin ninyo, pag ito'y nagmature, ikakat na lang nyo, pwede kayong mag-repot nito o mag-propagate. Ikat nyo yan ng hanggang dyan. Ayan. Yan, pwede na yan. Ikat yan dyan. Or kung gusto nyo habaan, habaan nyo. Yun ay inyong itutusok sa ganito na ang rice hull, loam soil at vermicast. Ganyan lang ang ikat nyo para mag-repot kayo. Pagka 3 months na yan, tumagpo 4 months na yan, at nagkabulaklak, kailangan nyo nang i-propagate para gumanda ulit. Katulad nito, magwa 1 month na ito, nag-propagate ako kasi tumanda na siya eh. Nag-legge, umangit na. Eh, para ma-maintain ang ganda ng ating mayana, i-repot natin yung maliliit pa na mayroon ng ano sa puno, or i-cutting natin. Cutting natin siya at i-propagate. Pag na-propagate natin to, within 3 weeks, makikita nyo may ganda na, may ugat na yan. Ganyan lang. Yang ganyan lang ang ikat nyo. Ang ganyan lang. Eto. Ika-cut natin yan dito. Yan. Makikita nyo. Pag na-cut yan, ayan na. Diba? Pero maganda pa rin yung naiwan. Itatanim natin. Pwede na natin itanim. Kasi naputulan natin to, gumanda pa rin. Magbubusi pa rin yan. Magkakaroon na naman ng kanyang suwi o suloy dito sa kanyang magiging tutubuan. Katulad nito, pwede rin natin itong ikat hanggang dito. Hanggang dito natin ikat. Pwede. Oh. Para ito ay pwede natin itanim ulit yan. Pero nakita nyo yung pinagkatan natin, di ba maganda pa rin? Hindi pa siya pumangit. Kasi yan, paganda ng paganda yan pag kinakat natin yan. Pag kinakat. Ito, nakatan ko na ito eh. Kaya lalong gumanda. Instead na 2 lang ang tumubo, naging 4. Nung pinutulan ko siya. Kaya maganda pa ito. Iba rin naman ito. Ikakat natin ito. Kita nyo? Oo. Pwede na natin itusok ito. O, nakatatlo na tayo. 3 paso na yon. Ngayon, kukuha pa tayo rito. Marami pa tayong pwedeng tunan dito. Ito, maganda rin siya. Ito, ayan, pwede na ito. Ito, pwede na nating itanim ulit. Itanim natin, tutusok natin para magiging ganito ulit dyan. Para magiging ganito ulit. Magiging maganda. Kaya ito, naging busy. Nakita nyo? Kaya ang lago-lago nyan. Hindi lamang yan, ano, hindi lamang yan dinidiligan, kundi inurpurot-purotan. Talbos para maging busy siya. Kaya yun ang ginagawa ko dito. Kaya nami-maintain ko to dahil sa after ng 3 to 4 months, yun. Magka-cutting na ako, mag-re-repotting na ako, mag-propagate na ako. Kaya pagka nag-propagate na ako, ito na ang resulta. Ito na ang mga resulta ng aking propagation. Magwa 1 month pa lang yan, pero ang dami na niyang busy, ang dami na niyang mga ano. Kaya nakita nyo at ang gaganda pa nila. Ito ang pinakamaganda, pag nainitan nag-iiba pang kulay. Kaya yan ang maganda sa ating mayana. Pero kung yan ay pababayaan lang natin na lumaki, nagkabulaklak, pinabayaan natin, papangit, papayat siya, maglulugas ang kanyang mga dahon. Kaya yung iba sabi, bakit ako hindi maganda yung aking mga mayana? Aalagaan natin ng maayos.
para ma-maintain ang ganda niya. Ganyan lang ang ano ng Mayana. Kailangan i-maintain natin. Lagi natin iririkat, lagi natin alagaan sa dilig. Mamis mo lang ang isang dilig o dalawang dilig, inaumagahan niya ang lantad. Tunay yan. Nangyayari na yan sa akin yan, sa mga halaman ko. Kaya ang gawin natin, pagka-ripat natin, nag-cutting tayo, nag-propagate tayo, pinopagate natin yung soil natin, lalagyan, babasain na natin bago natin itutusok ito. Tutusok. At pagka nailagay mo yan, hindi mo kaagad, hindi mo na siya didiligan kasi basa na yung soil. Ngayon, sa hapon, titignan mo kung medyo basa pa, huwag mo naman ang taligan, kinaumagahan na. Kailangan tignan mo siya na laging basa yung kanyang soil. Hanggang 1 week yan na ganyan. Tapos, pagka 1 week na, pwede nang once a day na ang dilig. Pwede na. Kasi pagka bagong tanim yan, naghahanap yan ng moist. Kailangan umaga, hapon, dinidiligan. Lalo pag naaarawan siya. Yun ang alam nito, matakaw sa pisis. Kailangan marami ka na. At ngayon, may pinakita ko sa inyo at kung paano ma-maintain ang halaman na ito. Kaya, hanggang dito na lamang ang aking masasabi tungkol sa aking Mayana or Coleus plant. Kasi, talagang nung kasagsagan ng usong-uso ang Mayana, lahat ng varieties meron ako. Pero, ang i-maintain ko, yung mga magagandang kulay, magagandang stem, yung matitigas. Kasi, yung iba madaling mamatay. At, yun ay inaalagaan na. Alagaan nyo. Within 3 months, ayusin nyo na kaagad para hindi kayo manghinayang sa inyong halaman. Ganyan ang pag-aalaga sa mga halaman. Kailangan para natin araw-araw din natin na tinitignan, araw-araw natin kung anong kailangan nila. Parang tao din yan. Kaya, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo kahit konti. Sa susunod, pag nag-propagate, puro propagation, pakikita ko sa inyo. Para pero ngayon, para maging busy ang inyong Mayana, pagkurot. Kinukurot-kurot. Kukurot-kurotin yung talbos. Kumbaga sa kwanta, talbosan nyo. Kaya yon. At marami pong salamat. At kung bago po lang kayo sa aking channel, paki-subscribe na lang po. At kung nagustuhan naman nyo, paki-likes and share. At salamat po. Have a blessed day. Thank you so much and God bless you. Bye!